Magawa po tayo ng itlog na maalat gamit ang putik at asin. Nandito, kukunin na rin natin yan para kumbaga ay hindi na po tubig, kasi papuputikin po natin yan. So ayan, 1:1. Yan, so ayan na po. Gaganituin nyo lang yan. Iko-coat nyo siya and then itatabi nyo lang sa isang... Isang magandang buhay po mga ka-farmer. Ayan. Tayo po ay mamumulot ng itlog ng Muscovy duck. Ayan. Pero ano ang gagawin natin? Kasi sabi ko, kung iluluto lang ng iluluto, para maiba naman, gawin nating itlog na maalat. So ayan, tuturuan ko po kayong gumawa ng pinakasimpleng itlog na maalat lang. Kung kayo po ay mayroong let's say yan, Muscovy duck, gaya po yan, meron po tayong mga lumitaw na crossbreed na mga bibi. Ang nanay po ay bibi, pero ang tatay ay Peking duck. Alam nyo naman po ang Peking duck. Ang Peking duck po ay hindi naglilimlim. Kaya ang nangyari, kung saan saan na lang po nangingitlog, kagaya nyan, ayun o. Kahapon wala yan, may tatlo na naman dito. Ayan, kalat-kalat na lang. Minsan naman, dito na lang sa flooring, kung saan po sila abutan. So ang gagawin natin, imbes na, ayan, wala dito. Imbes na ano po, iluluto na lang natin na prito o ano man, gagawin po nating itlog na maalat. Meron pa po ako doon nakatabi, kahapon. Lalaki pa naman o. Yan. Magawa po tayo ng itlog na maalat gamit ang putik at asin. Nandito, kukunin na rin natin yan para kumbaga ay hindi na po marami-rami din to. Siguro may nagpas isang dosena naman ang aking magiging itlog na maalat. Naglilimlim, yung doon may naglilimlim. Okay, yung doon may naglilimlim din. Dalawa. Tapos kukunin pa natin yung tatlo. Ayan, haba o. Gamit po ang putik, tayo po ay gagawa ng itlog na maalat. Ayan o, tinabi ko po dito. Kasi sabi ko, ipunin ko sana. So bago isip ko, sabi ko, sige, gawin natin itlog na maalat para po maituro ko din naman sa inyo yung aking way ng paggawa ng itlog na maalat. Actually, mayroon na po tayong ginawa nito, itik. Uy, wala naman to, napisa. Uy, buhay pa pala oh. Dito ka lang. Ito, bagong itlog to. Nasaan na pala? May napisa po pala dito. Mamaya hanapin natin. Yan na po yung ating itlog. So syempre, hugasan muna natin. Kasi po, normally pag kayo po ay nag-aalaga ng bibi o Muscovy duck, ang ano po, ang mga itlog po ninyo ng rainy season, karamihan, yung iba po talaga, hindi na nila pinapapisa yan. Kasi according to their experience, ganoon na rin po sa experience namin, ano, ay ano po, hindi nahihirapan pong mapisa. Siguro dahil na rin sa temperature, malamig, tapos sa kadalasan basa po yung mga bibi natin, hindi po napipisa. Yan, mga ipot-ipot po yan. Tanggalin natin yan. Hindi lang naman, hugasan natin ang konti para at least wala po yung mga ipot-ipot. Ayan. Tapos tuturo ko po sa inyo yung concoction, yung mixture po ng putik at asin. At yung mga nagtatanong kung pwede rin daw ba yung tubig, pwede rin po ang tubig, pero mamaya itatakil po natin yan kung gaano ka tagal ba sa tubig, anong advantage ng tubig at disadvantage ng tubig, anong advantage ng putik at anong putik ang gagamitin. Ayan. So standby lang po kayo at tuturo po natin yan.
Yan, tayo po ay magpapatuloy. At gagawa tayo ng itlog na maalat out of Bibi's egg. Ayan, mga itlog po ng Muscovy duck. Kung kayo po ay may maraming itlog ng Muscovy duck, minsan po kasi ako normally naman mas maganda binabawasan talaga, kasi minsan po ang itlog ng isang bibi umaabot po ng 20 plus. Although sa karanasan, pag maganda po ang itlogan ninyo, ay kaya niyang pisain yun. Meron akong nakita 29 out of 30 kaya niyang pisain. So ayun naman, normally nagtatabi-tabi din po sila, kaya ganun ang nangyayari. Ngayon ang tanong, ano ba ang pinakamagandang putik? Kasi putik po ang gagawin natin. Ano pinakamagandang putik na pwedeng kuhanin? Pwede ba yung lupa lang? Pwede ba yung putik sa palayan? So ang pinakamaganda po yung putik na galing sa punso. Yan, kagaya nito. Yung ano po ng anay, mga ka-farmer, yung bahay ng anay. Yan po ay ito sigurado ito. Ang ilalim po nito ay anay. Kaya dito po tayo kukuha ng putik. Yan, gaano karami? 1:1 ang ratio ng asin. Rock salt, 1:1 lang po. So ayan, kukuha lang po tayo ng konti dito. Kita po ninyo, oh. Yan, yan po yung putik galing sa anay. Anay po ang nasa ilalim yan. Huwag kayong ayan, oh, meron po yung anay. Pag inano natin yan, anay. Anay po ang inalim. Napin natin si anay. Nandiyan ba kayo? Mahina itong akin na kuhang pala. Yung ating shovel, mahina pala. Kala ko malakas, ha. Yan, oh. Ganda po yung putik niya. Sa ilalim yan normally. So yan, konti lang po ang ating kukunin, kasi konti lang naman ang ating 1:1. So yung asin naman ay ganito din po karami ang ilalagay ninyo. Ayan na po. Syempre kailangan natin ng tubig kasi papuputikin po natin yan. So yan, 1:1. Tapos ang ano po, pwede rin po tubig pala, mga ka-farmer. Pwede rin po tubig ang gawin nating asin. Tunawin natin sa tubig, tapos ibabad mo dun yung itlog. Kaya lang, ang disadvantage po ng tubig, although syempre malinis pong tingnan, ano, hindi po talaga siya yung practice po ng mga talagang nag-iitlog ng alat, kasi ang ginagamit po talaga nila ay putik. Tapos at the same time, matagal po kasi sa tubig, mga ka-farmer. Lalo na pagka ganito. Pwede nyo pong gawin yon kung magagawa kayo na itlog na maalat. Kung wala po kayong available na itlog ng itik or yan, ng ducks. Ay magkaiba po pala, ha, ang itik at Muscovy duck. Ha. Yung itik po ay hindi naglilimlim. Yan po yung normaling ginagawang mga balot, Pinoy. Yan po kasi ang itik po ay continuous laying lang po siya. Wala, hindi po siya naglilimlim. Hindi kagaya ng Muscovy duck, natigil po at naglilimlim siya. So, pang egg production, para din po siyang Rhode Island chicken na tuloy-tuloy po ang pangingitlog. Basta siya ay busog, kahit walang similya, mangingitlog. Although ang itik, sinasamahan po talaga yan ng lalaki, dahil siyempre kailangan pong maging balot. Dahil ang pinaka main purpose po ng pag-iitik ay balot production. Tapos ang end of the line lang, magiging Pinoy pa yan. At ang katapusan, yun na po yung itlog na maalat. Yung iba po, itlog na maalat, directly na po. Pero syempre, yung itlog na maalat, mas mura po ang kuha ng mga itlog. Yung pa yung mga nababasana. At yung mga good na tinatawag na itlog, na mga hindi nabasa, talagang mga good, malalaki. Yung po yung ginagawang balot. Mas mahal po kasi ang kuha, kung tutuusin mo. So syempre, yun doon tayo sa mas malaki ang kita. Balot po yung ginagawa nila. Pero yung iba naman, pagka nababasa nga at reject ang tinatawag, kasi alam po magagaling po ang mga mga ka-farmer, magagaling ang mga buyer. Isang tingin lang nila, alam na po nila kung ang itlog ay nabasa na o hindi. So ayan, alam ko ang tawag sa itik ay pateros, isa sa mga term na ginagamit nila, pateros duck yata po. So ayan, ang tubig po ay umaabot ng 3 weeks ganyan,
Dati nung nasa barko kami, ginagawa namin yan. Nakakuha ng maraming itlog. Hihingi kami ng maraming asin. Iodized salt pa ginagamit namin. Sa garapon po, tas tinatago namin sa ilalim ng aming mga kabina. Dahil pagka nag-inspection, ang cabin inspection, monthly po yun o weekly, ayan, ay nakatago, hindi makikita. So, ayan. Ano lang po yun, pampagod vibes lang. So, ayan, ito po yung ating itlog ng Muscovy Duck. Yan lang po ang kailangan natin. Tapos, tayo po ay gagawa na ng putik. Ayan. Kunti lang po muna ng tubig. Haluin natin yan. Paghahaluin natin sila. I-mix nyo po ng maigi. Tapos, gagawa kayo ng putik. At yun po ang i-coat natin sa ating itlog. Ang normally po, ang ideal ano na katagalan, normally kasi dito sa amin, ano, mabilisan, ano, ay 14 days. Pero mas maganda sana kung mga 16, medyo mas maalat-alat na. Tapos maraming siguro magtatanong dyan, bakit yung iba nagmamantika? Actually, yung nagmamantika na itlog na maalat po ay nasa itlog din po yon. Ang experience po na nag-iitlog na maalat, lagi nilang sinasabi, masarap yung itlog na maalat namin, nagmamantika yan, kasi nakagala po yung mga itik nila. Marami naman po ang nakapastol na itik, kasi nga, kung mapapanood po ninyo yung ano namin, finiture namin na yung pag-alaga ng itik, mas malaki po talaga ang kita pag nakapastol. At the same time, mas masarap yung itlog na napoproduce nila, nagmamantika nga pagka ginawang itlog na maalat, kasi nakagala. Yun din po yung ano, yun din po yung advantage nun. Ayan. Nagawa po tayo ng putik. Compare po dun sa mga naka-poultry. Kasi kalamita, naka-poultry na. Pero tayo naman, ito, gala din yung ating baby. Kahit papano, semi ano na din po yan. Free range. Kaya, masasabi natin magmamantika din yan. Ang kapal ng, ano, ang kapal ng shell nila, halos parehas lang. Kaya hindi tayo mag-ano. Hop. Ayan. Yan, so ayan na po oh. Gaganituhin nyo lang yan. I-coat nyo siya and then itatabi nyo lang sa isang lugar o kaya isang container. Hindi po siya binababad sa putik ha. Hindi po siya inililubog. Binabalot lang. Yan po yung paggawa ng salted egg. Tapos tayo ay anong bang day? Anong date ngayon ano, lady? 11. So plus 14. Ayan ba? 25. Ayan. 25, meron na tayong itlog na maalat. Nadudumihan lang kayo, pero mas masarap siya kesa sa... Ay, wala na to. May crack. Sorry. Hindi ko nakita. Isa pala sa mga titingnan nyo, mga ka-farmer, dapat ang itlog ay walang dungis. Hindi ko na-check na ano. Hindi ko po napa-shortcut sa'yo. Sorry. Dapat po walang crack, walang mga ano, mukha may butas o ano, isa po sa mga titingnan ninyo yan. Dapat perfect pa rin po siya kahit sabihin mong nabasa na, pero dapat po walang crack. Napaka-importante po kasi syempre papasukin na po ng bakterya yan at aatakihin ang sisira lang yung inyong itlog. Babaho lang po yan. Ayun, pang kusina na yung crack na yun. So, ayan. Handaan nyo po, ah. Buti na lang, nakita natin at naipaalala ko sa inyo. Marami po. Actually, ang nag-iitlog na maalat, hindi din po naiiwasan natin pag nagluto. Talagang may magka-crack. So, marami pong mga ano din. Marami din po kayong, hindi po nyo mape-perfect talaga yan. Kahit sabihin mong nang matagal nang nag-iitlog na maalat, meron at meron pong mababasag. Kaya kasama talaga yan sa i-adjust ninyo sa mga prices na i-ano nyo sa itlog na maalat nyo. Dito po ay 12 na yata, 13 ang isang itlog na maalat. Grabe no, dati magkano lang. Dati nung ako'y maliit pa, 5 piso. 7 pesos, ganyan lang ang presyo. Pero ngayon, nagmahal. Ayan. Ang itlog ng manok, kung kayo po ay mabilis lang kasi manipis lang po siya,
So, ang curing nyo ay hindi kasing tagal nung sa duck. Tapos ang pagluluto nito, nung nakaraan, ang itinuro ko sa inyo, double cook, ano? Yung iba po, nagdo-double cook. Pero pwede rin po siyang isa lang, pero matagal nating lulutuin. Aabot po yan ng mga 5 oras, 3 oras. Pero ito, siguro 3 oras lang natin i-ano, kasi konti lang naman. Slow cook lang. Hindi po yung, ano, slow cook lang. Tapos, pwede nating lagyan ng kaunting suka para avoid po ng breakage. Makakabawas po ng malaki sa mga mababasag na shell. Ayan, itlog. Sobra pa nga yung ginawa kong putik pala. So, anyway, ganun talaga. Hindi ko na po pwedeng bawasan yung mga ano dahil nililimliman na yung iba. Salted, ano na yun, balot. Ayan, abangan po natin. Ang continuation po nito ay Tunog na maalat. Ayan. Ayan po. Wow. So, ganyan lang yan. Tatakpan na po natin. Ayan. Lagay lang natin sa isang, ano, kahit doon na lang po siguro sa sulok sa ating bodega. So, ayan po. Kaya kung kayo po ay mayroong mga ano, pwede nyo pong isa sa mga pwede nyo gawin instead of iluto nyo na lang sa pang-almusal yung inyong mga itlog para maiba naman, pwede nyo pong gawing itlog na maalat dahil ngayon pong tag-ulan, ako po ay nagbabawas na rin ng itlog. So, pag may nakita po akong mga nang itlog pa dyan, ay babawas na lang po natin ang pangkain na din lang. So, ayan po ang ano natin, para hindi naman po masayang yung mga itlog, kasi normally ganyan na tagulan nga, kaunti po ang napipisa na mga itlog. Syempre, sayang po yung itlog dahil pinakakain din natin sila. Ang itlog po ng ducks normally medyo medyo malansa ng kaunti. So kung, pero yung iba naman kasi mayaman, mas mayaman siya sa omega 3, mas mataas po. Pero yung ano naman, yung itlog niya medyo malansa. So kayo na po ang bahalang mag-adjust sa inyong panlasa. Pero si ate, yung aking ate po, mas gusto niya po yung itlog nga ng duck kasi nga hinahabol niya is yung omega 3, no. Tapos nalagyan niya na lang po ng konting luya or sa turmeric, ano, turmeric, nilalagyan niya po ng turmeric yung mantika para mabawasan din po yung lansa. So ayan at ang ating konting tutorial, mini tutorial ng paggawa ng salted egg. Yan, salted egg na gamit po ay itlog ng mga bibe or Muscovy duck. Mas malalaki po siya at parehas lang po ang proseso ng sa ano, sa ayan. So ayan, hanggang dito na lang po at abangan nyo ang pagluto nito. Kung successful, syempre i-share ko pa din po yan. Paalala nyo po sa akin mga ka-farmer, mga mag-aabang, paalala nyo po sa akin para at least maisingit po natin. Ayan, hanggang dito na lang. Magandang buhay, maputik na kamay.